Good morning guys and welcome back dito sa ating YouTube channel. So ayan, meron tayong update dito sa ating mga lagang kambing. So last time pinakita natin dito sa loob yung kanilang feeder. Bale, ang nangyari is maraming nasasayang. So ang ilalagay na lang natin dito is yung mga dahon ng ipil-ipil, dahon ng mulberry, yung may mga tangkay. So dito sa labas naman, ito yung bagong feeder na biniyak na maliit na drum. So dito natin lalagay yung mga chop napier, ganyan, tulad nito. Chop napier, tapos yung mga feeds. Sa ilalim nito, meron naman yung sapal ng mais. Bale, itong mga natives natin is kinulong na lang muna natin kasi dun sa area na pinagpapastulan sa kanila is dry na yung mga grass. So wala na silang masyadong makain doon. Kaya yan, pansin ninyo yung mga katawan nila, medyo maimpis. So at least dito, pag meron tayong pwedeng ipakain, like yung yan, napier grass, corn silage, tapos mga sapal, at least hindi masyadong natatapon. Unlike last time kasi dito, natatapon yung mga pagkain nila and then naapakan nila. Dito naman, mas maganda kasi, ayan, elevated siya and then hindi nila na-issue-shoot yung paa nila. So, mas komportable silang kumain. And then, update dito sa ating mga F3 bower. Ayan, naglagay din tayo ng napier grass chop and then yung napier na buo. Tapos, ayan, pakita natin yung update dito kay Tam Tam. Ang pangalan niya is Tam Tam. Ayan siya. So, ayan yung nanay niya nakabantay. Ito si Tam Tam. 2 weeks old na tong si Tam Tam. So, ayan. Pinanganak siya nung last Sunday. So, ngayon is Sunday ulit. Ayan yung update sa kanya. Laki niya agad. Tapos dumede o nagpapasikat. Ayan siya. So, ito, solo niya lang yung gatas, kaliwat kanan. Unlike itong si Mikmik noon, isa lang yung pinagdedidian niya doon lang sa right side. Ito, left and right. Ayan, alis muna tayo. Payat ng nanay kasi nga nagpapadede. Pero yung bisiro, napakaganda. Tapos ito si Mikmik kanina, nag-inject tayo ng ADE para mag-heat na rin siya. Makakatulong ba si ADE sa fertility ng ating mga dumalagang kambing? So, ito, papestad din natin sa anglo kasi maganda yung combination eh, buwang. And then wala pa kasi tayong makitang mapagpaestadan nitong F4 bower natin. Kailangan talaga full blood kung gusto mo magkaroon ng F5 na magiging produce niya. So, ayan, umakyat si Tam Tam dito. Siya si Tam Tam. Ayan, may pagka-Roman nose na rin siya. Tapos, mahaba yung tenga. Ayan. And then, mabanggit ko rin pala, gumamit kami ng dehorning paste dito. So, yung dehorning paste, napanood din natin online na ginagamit ng ibang breeders. So, ayan o, makikita ninyo, medyo tuyo yung sungay niya. Yung dehorning paste, hiniram lang natin sa friend natin. Pero, yung sabi niya, nagkakahalaga raw yun ng 300 plus sa Shopee. Bali, maliit lang yung bote nun. Pero meron yung branded na ganun, yung dehorning paste, Dr. Naylor yung brand. So, imported yun from US. Yun nga lang, ang ganun is napakahirap pagilapin sa Shopee. So, mabilis maubos. Kaya, yung ginamit natin is yung mas murang brand. Pero, yun nga, sabi ng bargada ko, effective naman daw dun sa mga bisiro niya. After 1 month, ang nangyayari is natutuyo yung mismong sungay tapos kusang malalaglag. Simbulog natin, ayan. Mabanggit ko rin pala dito sa bulog natin. Sa mga gustong magpa-stud, dito lang po sa Patalan, Panikitarlac.
available. Itong Anglo Dapol natin, medyo naka-recover na yung katawan nyo, unlike last time kasi namayat to. Ngayon, ang ganda na ng katawan nyo ulit, tapos wala na rin yung sis niya sa leg niya. Ayan, oh. Malakas na rin tong bisiro natin, oh. Hindi natin alam kung ibebenta natin to, parang dadalong isip ako kasi ang ganda, oh. Plano kong pang ano, eh, pang upgrade sa mga native para yung mga stud sa kanila is may lahing bower. Yan, yung magiging produce niya, dun natin pag-iisipan pag marami na upgraded natin, saka tayo magpapalit din ng bulog. So, kailangan talaga after 1 to 2 years, kung marami ka ng mga na-produce na lahi niya, kailangan magpapalit ka para iwas inbreeding. Yan sila. And guys, ito nga pala yung mga ano na natin, no, produce natin na upgraded. Ito 1, 2, 3, 5 ba? 4, 5, 6, andun. Tapos yung magiging anak ng ano, magiging anak ng native natin, ayun. Magandang katawan ng bulog. Oh, ayan, magandang katawan ng bulog na yan. Ayun yung anak ni Tenga sa native. So, pansin ninyo, pag native, pag F1, yung Tenga medyo maikli. Ayan, maikli pa siya. Hindi siya gaya nitong mga to. Yung nanay kasi nito, upgraded na. So, mapansin ninyo, yung tenga nyo, laglag na. Ayan. Mga F1. Ito, F1 din to, bulog. Pero yun nga lang, parang mas mataas yung dugo nito kasi yung nanay is upgraded na. Yun nga lang, sa laki, mas malaki ito. Kasi ito, yung nanay niya na native, malaki. Ito, may mga upgraded din tayo rito. Ayan, tulad nyan. Yun nga lang, medyo maikli yung paa. Siguro mga bansot to dati sa pinagbilhan natin. Pero at least, kahit pa paano is maganda naman sila. Ayan yung produce, oh. Tingnan nyo, quality rin, oh. Tsaka ito, hindi yan na dehorn. Kusang walang sungay yan. Tapos, meron pa tayong inaabangan dun sa bukid. Papakita natin mamaya yung native natin na buntis. Possible maging quadruplets ulit yung anak nun kasi last time quadruplets, ito sila, ito yung ano, eh. Isa lang natira kasi nung tagulan yun nga yung naibalag natin before na hindi natin na purga, so kailangan talaga pinupurga nyo pag mangganyang rainy season kasi yung parasite nakakain nila, kaya ang nangyari nagtae, namatay. So ito naagapan naman natin na purga yan, medyo malaki-laki na siya. Itong mga to na stud na rin. Yan, medyo bagsak nga lang yung katawan nila kasi nga wala nang damo dun sa grazing area. So dito naman tayo sa area ng ating mga manok bago tayo mag-proceed dun sa native natin sa likod. So ito yung mga produce natin ng mga crossbreed ng native, Rhode Island Reds, tas mga Orpington. Ayan, mga naghalo-halong lahi na. Pero malaki yung mga yan, oh. Mahalata nyo naman sa build ng katawan, malalaki. Plus, ayan, dito pa yung sa ayan, dito sa mga ibang fish natin. Ayan, bantam yung iba rito. Bantam plus meron yung mga upgraded na chicken natin. Ayan. Oh, tapos ito ba? Ito bantam long leg. Ayan, long leg siya. Kumbaga sa bantam kasi 'di ba nga mayroon tatlo, mayroong short leg, medium leg, tapos yung long legs. Yung long legs yan, maikli pa rin, pero siya yung kinukonsider na long legs kasi hindi sobrang ikli yung paa. So, yung sample natin ng sobrang ikli ng paa, meron dito, eh. Hindi, ito, ito. Yan, makapansin ninyo sa paa. Halos, halos hindi na siya makita. Yan yung mga short legs. Sa medium legs naman, ito, considered as medium legs to. Yan, yan yung mga sample lang ating mga bantam. So, sana maparami sila para may pang-display. Just in case man magkaroon ng show dito, pwede silang isali. Ayan, dito yung native natin, dito sa silong ng mangga. Bali, dito siya nakapastol every day. Pag walang ulan. So, ayan yung update sa kanya, oh. Laki ng katawan. Bali, mamayang hapon, pag nabusog pang mabuti ito, talagang malaki. Ayan, no? Possible na quadruplet ulit ito kasi laki nung siya. So dito siya nag-racing. Ayan, mga dry na damo yung ibang kinakain niya. Yung iba yung mga, ayan, hindi maselan kasi itong mga native, eh.
So, hanggat maaari, pag nag-aalaga kayo ng mga kambing ganito, mga native, mga upgraded, kung ano yung available dyan. So, hindi natin masusunod talaga yung everyday na kailangan, ganyan, hindi pa palit-palit yung pagkain. Yun yung turo talaga ng mga expert. Yun nga lang kasi dito sa area natin, tulad dito sa probinsya, yan, hindi naman ganong kaluwangan yung ating place. So, ito, wala pang isang hektarya itong lupa namin. Medyo maluwag siya, pero tataniman mo to lahat na puro napier mula to, yan, possible na magkulang pa lalo kung marami na yung mga alaga mo. So hanggat maaari, sanayin muna natin sila sa mga ganito, yung mga may mga damong tumutubo. Hindi naman kasi yan ano, eh, hindi naman yan nakakalasan sa kanila, kumbaga edible. Meron lang yung mga ilan nilang mga damo na tinatawag nilang nakakalasan sa mga kambing, pero alam naman ng mga anin, eh, alam nila yung pwede nilang kainin. Tulad niya, no, kinakain niya yung mga damong tumutubo. Ayan, pakunti-kunti. Mamayang hapon, i-ronda natin siya dun sa may area ng napier para dun siya kakain. Marami kasing mga damo dun, eh. And then, dun sa area na yun, ayun, may tanim tayo dun mulato. Yung galing sa Ventinilla. Sa isang sa farm nila sa Roger. Bali, may pa-singit dun na kunting mulato. Humingi tayo last time. And then, dun sa area na yun, ayun, may tanim tayo dun mulato. Yung galing sa Ventinilla. Sa isang sa farm nila sa Roger. Bali, may pa-singit dun na kunting mulato. Humingi tayo last time. Ayan, o. No. Ang mulato natin, naka-recover na. Bali, nag-harvest tayo last time. And then, ayan na, nagsisitubuan na sila. Hindi kasi siya masyadong nadidiligan at naarawan last time, kaya ayan, medyo mabagal yung pagkapal niya. Pero ngayon, ka-recover, no? Ayan. Yung iba dito, meron na siyang mga regroot dito sa gilid. Ayan, the more na hinaharvest mo, the more na kakapal siya, parang yung sitaria grass. Tapos dito, iba yung mga runners niya. Ayan, may mga runners na siya rito. Malap na. Hintayin na lang natin dumami. Ito, magiging runners din siguro to. Expose natin siya sa lupa para makahanap siya ng pagtutubuan niya. Ito, magiging roots na rin siguro to. Yan. Ayan, mga yan, magiging runners yung mga yan. Hintayin natin na magka-roots. Ito rin. Ayan, no, mga runners, oh. So, hintayin natin kumapal tong area na to. Saka tayo mag-transfer dun sa kabilang area. And dito tayo sa mga sitaria grass. After 3 weeks, ito na yung regrowth niya. So, 3 weeks, walang patubig or kahit ano. Ayan, yung regrowth niya. So, imagine nyo, just in case man may tanim ganyan, after 45 days, pwede nyo nang i-harvest siya. Basta meron kayong, halimbawa may sprinkler kayo, pwede kayo maglagay dito, basta nababasa sila at moist yung lupa. Napakabilis yan kumapal. So, ang pagta-transfer naman ito, hindi siya sa runners, kundi dun sa muhugot kayo ng konti. Yan, halimbawa na ito, kuhugot kayo, saka kayo magta-transplant. So, ganun lang yung pagtatanim. Tapos dito, yung mga mulberry natin, no? Mabilis din tumubo yung mulberry. Napakaganda rin siyang source ng legumes. Kasi once na nag-cut kayo, lalo siyang kumakapal. And dito naman sa gilid ng ano namin, ng lupa, sa area namin, ayun yung hinarvest natin last time. So kinat na natin sa mas mababang part yung ating native na mulberry. Ayan, may mga regrowth na rin siya ulit, oh. Ayan, regrowth na. So, para hindi siya masyadong tumas, tsaka mas dumami yung kanyang tangkay. Ayan, ito medyo mataas po. Tapos dito, ayan, nag-cut tayo dito sa left side. Tapos ito tinira. Medyo babawasan pa rin natin yan para mas gumanda yung kanyang regrowth. Wala na kasing ulan dito ngayon, kaya medyo, ano, medyo mabagal yung pagtubo. Ayan. Ito, nagmix tayo last time ng ito, patawag dito, potting mix soil. So, ayan, nagpunla na rin tayo dito sa part na to ng ito yung kulungan ng aso.
So dito tayo naglagay ng ating mga punla kasi marami tayong manok. So ang mangyayari, tutukain nila tong ating mga tanim, kaya dito na natin nilagay para safe. Ayan, nagtanim tayo dito ng in-order natin online mula to Mombasa, tapos dito Indigo Pera, tsaka yung Acid Ipil-Ipil. So hindi pa tayo nakapagpatubo ng Indigo Pera kasi nga siguro sa soil mixture natin hindi talaga maganda. Yun nga lang, ito trial lang ulit. So sana tumubo. Yun namang Mulato at Mombasa, siguro naman hindi siya ganun kasailan, kasi may mga napapanood akong vlog online na nagtatanim sa mga ordinaryong klase lang na lupa. So nabubuhay siya. Ayan, yung mga future ano natin, future source of forage natin, plus yung mga legumes. Then pag napatubo natin yan, magpupunla pa tayo ulit. So guys, yan lang muna ng ating video for today. Kunting update lang dito sa farm, tapos ayan yung mga future plan natin dito. Ito yung mga pangtanim, tapos yung mga update sa kambing natin. Yung ibang kambing natin di pa natin napakita nandun sa pastulan. So yung mga nakatali, mga ilan-ilan lang yon. And then ayan, shoutout sa ating mga subscribers and then sa mga new viewers natin dito sa ating YouTube channel, and Merry Christmas sa inyong lahat. So ingat kayo lagi guys. See you next vlog. Oh, 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 oh